Okay, magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Mabuhay po tayo, mga mabubuting Pilipino. Tayo po ay nagpapatuloy para sa tambalang Mel and Jerry. Okay, hindi po Mel and Jay. Okay, so para po sa aming bagong segment na Gapo. Ayan, Gapo. Ang ibig po sabihin ng ga ay siyempre ang mga Pilipina ay likas ang ganda. At siyempre po, yung mga Pilipino na katulad ko ay likas na ang pagiging pogi. Ayan. Kaya, Tita Mel, kumusta okay ang iyong araw? Well, mabuti. Siyempre, nandito ka, kabayan ni Jerry Gomez. Alam nyo, mga minamahal naming taga-subaybay, oh, lagi nyo kaming susubaybayan dito sa ating programang Gapo kasi marami po tayong talakayang ipapahayag sa inyo na talaga namang magagandang kaisipan. Yes, pampa-good vibes. Yes, pampa-good vibes. Ano ba pag-usapan natin ngayon, sir? Okay, napakahalaga yung topic natin dahil ito ay magdadalawang taon na nating nararanasan sa bansa. At ang tanong, kaya pa ba? Kaya pa ba ang pandemya? Oo. Ay, siyempre naman. Oo. Ay, susuko, walang yan, sumahan. Positibo tayo na ay magagawa ng paraan, pero hindi positibo tayo sa virus. Okay. Okay. Pandemya, kaya pa ba? So, kaya. Kaya. Kakayanin. Okay. Hello, DOH. Kumusta kayo dyan? galaw-galaw. Basta patuloy tayo. Maniwala, magdasal, at mag-ingat. At bago tayo magpatuloy, Tita Mel, gusto ko lang ipanawagan na i-share nyo po ito at sumali kayo sa ating mga trivia kasi mamimigay po tayo ng mga face mask na siyempre po yung kulay ng ating watawat, kulay ng Pilipinas. Ayan, madadali lang naman po yung tanong. Sige, umpisahan natin. Dahil nung ngayong linggong ito ay naganap yung araw na kung saan nakapagtala ng pinakamataas. So, wag mo munang i-mention kung ilang libo 'yon kasi itatanong din natin 'yon. So, anong araw nakapagtala ang Pilipinas ng pinakamataas na hawahan ng virus. Ay, itong buwan na to. Ngayong linggo ito. Itong linggo na to. Oo, ngayon lang sa kasaysayan ng Pilipinas. So, mag-comment lang kayo doon sa ating programa and comment nyo po doon sa live natin and then mananalo kayo ng face mask na kulay ng watawat. Oh, may nag-share na sa atin agad. Mm-hmm. Shout out to Lorenzo Balete. Yan. Kel Judicio. Judicio. Mabuhay kayo. Yan. Pakishare lang at pwede na kayong sumagot thank you. Magkaroon kayo ng face mask. Yan. So, ibigay kayo ng face mask. Anong araw? Anong okay? Araw or petsa? Pwede nyong i-comment na ngayon. Itong linggo na to, sir. Yes, yes. Aha. Ganda ho ito. Hindi ito yata nagbibili sa labas. Yes, oo. Pinasadya. Tita Mel. Pinasadya. Oo, Tita Mel, i-discuss mo nga. Sige. Sige. Ano ba yung masasabi mo tungkol doon sa nangyaring pandemya? Konting background sa nagsimula at paano natin inabot itong ganitong sitwasyon na tila ba paulit-ulit na lang tayo every quarter. Kung ating pong matatandaan, magdadalawang taon na po tayo, no? Na pinulong itong ating kalabang hindi nakikita. Yes, COVID-19. Pero sinasabi ko po sa inyo, yung kalabang hindi natin nakikita ay sinasalanta ang ating bansa, hindi lamang ating bansa kundi ang lahat halos ang bansa sa daigdig. Pero, dahil nga po sa mga programa ng ating pamahalaan ng buong mundo, ay medyo, ika nga, gumagaang. Gumagaang, ka Jerry. At sa pananalangin natin. Sa pananalangin, siyempre. Sapagkat may kakampi tayong hindi rin nakikita. Yes, mas makapangyarihan yun. Kaya yung kaaway natin na hindi nakikita, ay talagang talo siya niyan. Oo, sabi nga Tita Mel, di ba, yung Delta, Lambda, kung ano-ano na. Oh. Pero pag si God, wala sila ron. Dahil meron tayong Alpha at Omega. Yes. Ayan, sinasabi po sa inyo, ngayon yung pandemya, sabi nga kaya pa ba? Natural, kaya natin. May kakampi po tayo. Lagi sa ating sumusubaybay at laging nandyan sa atin. Kaya, bagamat ang mga reports, sasabihin ko sa inyo,
sa patuloy na pagtaas ng pasyente COVID-19. 106% daw na ang occupancy rate ng capital ng hospital ng Tondo, Husmar Josep. Ibig sabihin, lumagpas sa 100%, ano? At 103% naman ang hospital ng Wow. Sampalo. Mm-hmm. May bakante pang kama sa Gat Andres Bonifacio Medical Center na may 85% occupancy. Ibig sabihin, may bakante pa ng konti yon, hindi sila full, ano, occupied, no? Mm-hmm. At sa Justice Abad Santos General Hospital, meron pong 79 occupancy rate. Sa Makatwid, medyo mababa ho ito, medyo mas maraming bakanting kama, no? Pero wag na natin ho lagyan niya ng mga pasyente, no? Tayo po ay mag-ingat lahat, oh. Sa ang Santa Ana Hospital, o taga ron po ako, nung ako yung bata pa, no? 75%. Wow! Bihira. Kaya no, hospital ng Maynila naman, pinakamababa ay merong 43% occupancy. Ibig sabihin, wala masyadong pasyente dyan. Well, ibig sabihin yan, ang mga Manileño ay talagang medyo nag-iingat na ng gusto. Mm-hmm. O yan nga pala, sir, oh, may like na naman sa atin. Si Kuya Melvin. Mabuhay po kayo, Melvin Makanip. At Tita Mel, maiba lang tayo ha, kasi dahil nga ang gobyerno ay nakatuon sa ang pansin sa pagla-lockdown. At alam naman natin, pagka sinabi mong lockdown ay talagang maraming apektado. Kabuhayan, yung pagkilos ng tao, ng mamamayan, yung mga iba-ibang negosyo. Sa tingin mo ba, ito bang lockdown ay talagang nakakatulong? Well, in a way, nakakatulong. Pero sa porsyento ng hindi, para sa akin ay malaking hindi. Kasi bakit? Ang ating ekonomiya ay talagang sumobra na ang pagbaba. Why other countries, di ba sir? Mm-hmm. Wala silang lockdown eh. Sa totoo lang, wala po silang lockdown. Mm-hmm. No? Eh kaya nga tayo, kung tayo patuloy ang magla-lockdown, eh ang atin naman, ang gantipuro ng ating pong ekonomiya, hindi na yata tayo makakabangon yan pagka ganyan. Mahirap bumangon kasi po. Kita ninyo ngayon, sa mga eateries natin, mga restaurant, yung mga pinakamurang mga restaurant dyan na pinapasukan ng mga mamamayan natin, ha? Na tara tayo makatipid sa ating almusal, tanghalian, etc. Ay nakalak. Ano ibig sabihin? Hindi sila maaring mag-occupy ng, yung mga kliyente o yung mga mamimili nila, hindi maaring kumain sa loob. Ibig sabihin, ano lang, sa labas. Eh kung ako naman, katulad ko, gusto kong pumunta ng restaurant. Normal. O, para kumain, para makapagpahinga sandali, di ba? Mm-hmm. Tapos ang gagawin nila, ang mangyayari pala, te-take out mo yung pagkain. Eh kung wala kang sasakyan, saan mo kakainin yan? Mm-hmm. Ay naalala ko, speaking of that, kahapon, nasa BA Paranaque kami. Bawal nga na magkaroon ng dine-in. Mm-hmm. So yung kasama ko, si Kuya Dirty, ay bumili noong Paris. Mm. So ay mahirap naman kainin sa loob ng sasakyan. Diba? Matapon, pag natapon, iipisin pa yan. So, he decided na kumain na lang kami doon sa labas ng sasakyan. Pero mayan. Enjoy din naman. Oh. Okay. Pero ang tanong ko lang, hindi po ba naka-expose din tayo pag tayo kumain sa labas? Pwede rin. Mas yung mga hangin ay nakikit na nalalanghap natin. Siyempre, tatanggalin natin yung face mask natin eh. Kakain tayo eh, di ba? O paano? Eh, para sa akin, parang mas maganda ho yata payagan ng kumain sa loob na restaurant. Basta merong social distancing. Yes, basta may social distancing at the same time, yun nga po, pag natin kakalimutan, magugas ng kamay at meron naman sila mga disinfectant doon. At syempre, yung ating pong panawagan na ang lahat po ng mga restaurant at yung mga eateries dyan, kinakailangan po yung mga CR nyo, no? Hindi yung lalagyan nyo na dyan ng Kailangan i-sanitize, i-disinfect. Hindi lang yun eh. Jerry, nilalagyan nila na hindi pwedeng gamitin. Bakit ako hindi pwedeng gamitin? Kasi daw po, barado. Oh, wow. Baka ma-report to niya yun sa city, sino namamahala dyan sa siyudad ng Manila. Uh-huh. Diba? Kasi pag restaurant po ang ating business, it should be yung ating po mga CR ay gawayan at yes, mahusay at well-maintained. Diba, Jerry? Dahil kung hindi, wag na kayo magtinda niyan.
di ba? Sapagkat kailangan ng mga tao yan, ng inyong mga parokyano, ay, what do you call it? Ay, yung ating mga mamimili na nagda-dine-in, di po ba? O, pag dumating na uli yung pagkakataon na pinayagan na tayo ng dine-in, paano yan? Sira na naman yung mga CR? Ang tanong, Tita Mel, darating pa ba yun? Siyempre naman. Yan, tama. Gusto ko sa iyo eh. Napaka-positibo ng pananaw mo. Dahil nasabi nga natin, importante na tayo ay nagpapatuloy sa pag-iingat at sa pananalangin. At paglaban. Yes, paglaban. So, hindi tayo susuko. Oo. Ano ba yung mga pamantayan na ipinapalabas ng ating Department of Health at ng IATF regarding sa pag-iingat? Yung mga protocol. Isa-isahin mo nga para ma-remind ulit ang mga Pilipino. Unang-una, siyempre, nagpabakuna na ba kayo? Oo. Pero before that, yung mga simpleng pamamaraan. Sige, simple. Always wear your face mask. Yung tamang paglagay po ng face mask, nakatakip ang butas ng ilong. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Hindi yung ibinababa nyo sa baba. Ano po yan? Kasi kaya nga yung butas ng ilong po ang tinatakpan, dyan kung sakasakali papasok po ang virus. Di ba? Mm-hmm. O siyempre, alin, lalagyan pa natin ng face shield. No? Mas lalo pinatibay ng face shield. Yung ganun din ng face shield, wag ho yung batok nyo ang lalagyan nyo ng face. Naalala ko eh, makwento ko lang. Nakakatawa eh. One time, bumili ako sa isang fast food chain sa may rotonda. So happened na wala akong, sabi ko, pagpasok kasi natanaw ko yung mga nasa loob nilang mga empleyado. Wala naman din. Yung nasa loob ng tawag doon, yung lutuan at saka yung serving ano. Yun namang mga pinapapasok nila, kung meron mang face shield, nakataas din. Sabi ko, what's the use? Ngayon, sabi ko, baka mo pwede ako mapagbigyan, okay, dahil... Halimutan. Oo, halimutan ko. Kasi naman babalik ako, total, tinatanggal din. Kasi kakain ka, hindi ka naman naka-face shield, di ba? Oo, syempre. At hindi ka naka-face mask. So parang, as required lang. So hindi talaga na ibibigay yung mensahe. Or... baka lang naman nire-require na yun dahil merong kumikita. Yun lang naman po ay tanong. But anyway, laki-laki ng presyo. Oo, yung kwento ko. So, dahil medyo gusto ko lang ipakita na mali yung pagtrato nila sa akin. Ako isang may kapansanan. So, talagang kinain ko yung pagkain doon sa gate, doon sa pintuan ng fast food change na yon. Okay, magtingin lang kayo. Pero sabi ko, kaysa iuwi ko pa to, ang layo, nagugutom na ako. Bakit bibigyan mo akong karapatan? Tapos, sabi sa akin, umalis daw ako doon. Wow. Hindi ako umalis. Sabi ko, tawag ka ng kahit sino, hindi ako alis. Kasi nagugutom ako, karapatan kong kumain. Hindi naman ako nagkakalat. So, sa madaling sabi, nagiging parang requirement na hindi dahil talaga may punto. Yan. Okay? Siguro sa mga ospital, sa mga sasakyan, mga siksikalo. Pero kung kalat-kalat naman, tapos tatanggalin mo lang, ano naman ang tawag sa ganun? Hindi talaga ini-implement ng mahigpit. Sapagkat, ito yung mali sa atin, sir, kumbaga sa mga batas, marami tayong batas, pero hindi na-implement ng stricto. Yes, walang dingas kugol, tawag doon. Walang iniwas sa batas ng pagdadrive. Ako po ay isa ng matandang driver. Mm-hmm. No? Since ang edad ko ay 37, wag nyo nang tanungin kung ilan na edad ako ngayon. Hanggang ngayon, nagmamaneho ko. Pero, alam niyo po, pare-parero din naman ho halos ang ating mga batas sa ibang bansa. Meron lang ibang ika nga po, ikaragdagan. Yung mga nadagdag sa atin, yung fasten your seatbelt before that. Ayan. So, wala pa yan. No? Pero yan ay inimplementa sa buong Daigdig. Pero ang ibig ko lang sabihin, sir, walang iniwan dyan sa face mask. No? Mm-hmm. Sumakay ka ng jeep, makikita mo, maraming pasahero, yung mga face shield, nando sa bato. Yung tama. Face mask nasa baba. Tama. Ano yun? Diba? Drawing. Drawing lang ba yun? Para bang kumbaga, sige, bibili na nga ako ng para kumita na lang ba yun? Parang gano'n, di ba? Wag naman po gano'n. Tapos, bigla na lang, pag nakalimutan mo yung face shield mo, kinakabahan ka, baka ikaw yung mapo na, mapipilitan kang bumili doon sa kalsada. Oo. At saka, tataas ang presyo. Nagkakaroon din ng something na takot. Ang mga tao, may checkpoint, at wala kang, kahit pa paano, yung mga walang face shield na dala, nagkakaroon din ng parang worries. Okay, baka sila'y dakpin or pagmultahin.
Eh, siyempre, mahal ang multa. Eh, paano kung wala kang pera, nakalimutan mo yung mm-hmm. How about those people na talagang wala, nakaupo lang. Oh, tapos yung mga nasa kalsada, yung mga tambay doon, yung mga batang kalye, wala ng face mask, walang face, hindi naman hinuhuli. So, yun yung problema. Now, bago tayo magpatuloy, yung pangalawang tanong po natin ay ilang libo yung pinaka malaking naitala ngayong linggong ito. Yan. Okay? Yan ang tanong nyo dati. Oo, kasi di ba dati 16,000, 17,000, pero mas mataas pa doon. Okay. Kahit hindi ho eksakto, basta ilang libo. Yan. Kayo ay magkakamit na. Nakita natin ito. Yan. Face mask. Ayan, napakaganda. Okay. Pinasadya po ni limited Sarian. Edition po. Ilan lang ang gumagamit nito. Okay? Maganda po yan. Yan. Dahil, syempre ho, inire-remind tayo yung pagmamahal sa ating bayan. Mismo patriotismo dahil malapit na rin yung buwan ng bayani. Araw yes, ng mga bayani. Atleta. Yes. Sir, tumutin mo yung tanong mo para magkandara sila. Okay, so magsagot na kayo sa comment. Yung unang tanong ay anong araw? Ngayong linggo ito yung nangyari yun eh. Eh, pag sinabi ko, syempre sasagutin yung kayo na sumagot. Anong araw or petsa na itala yung pinakamarami? Pinakamataas sa kasaysayan ng COVID sa Pilipinas. Yung pangalawa naman, ilan yon? Ilang libo? Ayun. Yung exact number. Oo. Hindi eksakto. Basta at isang libo. 15,000 ba? 11,000? 4,000? 1,000? O ilang thousand? Ilang taksang-taksang yan. Ayan. Yeah. Basta nangyari yon within this week. Teka muna sir. Meron nag-like na uli sa atin. Si Kel Chodosio. Thank yes, you very much mabuhay for ka. Watching. Ayan. Okay. August 20 yung ano niya. Mali. Kasi dyan 16,000 lang eh. Ay, ganun pa? Oo, 16,000 lang yung nangyari dyan. So, higher pa. Baka ma-tsempohan mo. Mr. Basta Kevin within Joshua. This week. Yung yeah. 20 kasi, nung nakaraang linggo yun eh. Eh, paano natin papadala yan? You can claim your mask. Text lang sila para pwede nating i-dalhin na personal or ipa-ano natin yung tawag doon. Huwag na nating huwag tayo mag-promote kasi libre lang naman tayo eh. Basta yung career. Okay. Courier, ganun. Courier nga. Okay. Okay. So, tita, balikan natin uli. Okay, tapos na ba tayo dun sa mga pag-iingat? Hugas kamay. Now, noong mga nakaraang buwan, ay nagsimula na tayong magpatupad ng vaccine. Okay, sa Manila, vaccination. Ayan, pinasikat ni Yorme yan. Pero tandaan mo, Ka Jerry, kaya noong una, noong inaayos nila yung para magpabakuna ang lahat halos, eh marami, mas majority ang ayaw, di ba? Totoo pero, yun. Nung nagsalita ang presidente, na sinabi niya, pero maraming natakot. Oo, sabi niya, no bakuna, no ayuda. Iyon. Ang daming nagpambahan sa ka. Nagpupumahog sila. Yes, oo. Kaya nun, na-issue ang Manila nun eh. Kaya, so wala namang kasalanan doon si Yorme. Pero yun na nangyari, may mga kaguluhan dahil sa mga hindi pinag-iisipan or mga joke-joke na pahayag. Kaya nga. Kaya nga po, dumagsa at napulaan pa yung ating mga mayor. So, ang tanong ko, tita, na-vaccine ka na ba? Oo naman. Anong ibinaksin sa'yo? Pwede ko ba i-announce yun? Okay lang, sige. One shot lang yung sakin. Aha. Johnson. At alam mo ba, istorya? Ako kasi isa pang naniniwala na ayoko magpapakuna dahil matanda. Ako rin, tita. Ako rin. Uh-huh. Pero nung ako'y pinagalitan ako, nung anak kong nga sa Amerika, lumalabas kayo eh, magpapakuna kayo. Kami, kinakabahan dito. Araw-araw na lang. Ako ay inaatake ng aking anak sa telepono. Nag-away pa kami dahil ayoko ho nang ako'y pinangungunahan. Pero ano ba sabi ng anak ko? Ba't nyo pinag-aral na maging nurse? Di naman pa kayo maniniwala sa akin. Nandito ako sa Amerika. Yun. Tapos, kinuha nila ako ng, sabi, ma, hindi kayo pwedeng di pupunta bukas dyan. Ha? Meron na kayong number. Anong tawag doon sa number na yun? Vaccination number. At ako yung sinundo ng isang anak ko para dalhin lang doon sa vaccination place. No? Mm-hmm. At ako naman ay nagpapasalamat. Una sa Panginoon, pangalawa doon sa mga anak ko na concern naman. Kasi doon ko na patunayan na mabuti pala ho talaga ang may vaccine. Kasi ako noon, kabado ako, Ka Jerry. Kasi ako baka magkaroon ng side effects sa akin na hindi maganda. Awa ng Diyos, wala naman ho akong naramdamang masama nung ako yung nabakunahan. Uh-huh. Biska na yung araw na yon at ako yung lumuwas pa nga ng Manila.
wala lang, as if parang very normal sa akin. So, anong tanong ka Jerry? Okay. So, ano-ano ba yung mga ginagamit pang vaccine kung yung matatandaan, Tita Mel? Yung mga iba't ibang pangalan ng vaccine. Mm-hmm. O nandiyan ang Pfizer, American. Yun nga, Johnson & Johnson, American din. Sinovac, Chinese. No? China. Moderna, is it American? Ano pa? AstraZeneca. Yun yung inano sa akin. Natutuwa nga ako kasi... Dalawang shots lang yan. Pilyo yung nag-vaccine sa akin. Hindi ko alam pilya kasi medyo badin. Sabi niya, saan ko daw gustong ituro. Hindi, kanan. Kasi isa lang yung kamay ko. Sabi ko, siguro dito na lang. Natawa siya. Siguro daw kaya ayaw ko itong i-vaccine itong kanan dahil may paggagamitan ako. Loko-loko. Anyway, kidding aside, medyo dito po sa aking kaliwa, ayan, kita mo, isa lang yung kamay ko. Pero at least medyo hindi ito masyadong nagagamit, pero bumigat. No? Okay? So, tama rin naman yung ano niya, yung suggestion niya. Kaya salamat po doon sa nag-vaccine sa akin. Pero alam nyo, kasi kaya nagkaganyan po, mawalang galang na ka Jerry. Na-aksidente kasi si Ka Jerry when she was long time ago, no? Meron kayong, ano ba yung pangkiskisan pa ng palay? Tracer. Ito kasi si Ka Jerry tumutulong sa kanilang business. So happen na parang naano mo yata yung kamay mo doon. Mm-hmm. Kaya nakain ng makina yung kanyang kamay. At any rate, sinasabi ko po sa inyo, napakagaling po nitong ating kabayan ni Jerry Gamis. Sa kabila ng nagkaroon siya ng aksidente at naging sanhi ng nawalan po yung isang kamay niya, napakasipag po nito. May sarili nga po siyang business at nandito pa siya sa broadcasting. At alam niyo, magaling pang writer ito at saka manunulat. Mananumpati. Yeah, pagkakailangan niyo ng magtatalumpati, basta Tagalog po. Bibigyan niyo kami ng sample one time. Ha? Alam niyo po, ako isang guro, Filipino major, pero humanga ako sa inyo. Oo, alam mo tita, nag-training ako last 2 weeks sa Public Institute, Public Speaker Institute. No? Ang galing ng aking coach, si Lloyd Luna. Saan yung lugar, sir? Dito lang siya sa Makati, pero pwedeng online, pwede kayong mag-enroll. Okay. I want to enroll. Kahit ako ay 2 dekada na nagtatalumpati at mahigit matanda pa sa aking bilang, no, yung mahigit sanda ng mga talumpati ko, ang dami kong natutunan. Wow, so, ang isang natandaan ko doon, yung kailangan, parang nag-istorya ka at kumukunik. Hindi lang yung dada ka ng dada, pasigaw, malumanay, paiyak-iyak, pero kung hindi naman kumukunik. Yung from the heart. Yes, dapat. Kaya, salamat po, Coach Lloyd Luna, Sergeant Lloyd Luna yan. Okay? Number one speaker. Ibigay natin dito. Tama. At saka yung mga classmate ko, hindi ko na silang maiisa-isa eh. Matami sila, pero isasama ko sila dito para mag-guest sila. Sa mga kamag-aral ko dyan sa CPS o Certified Public Speaker ng tawag sa akin. Kailangan ko din dyan maka-enroll. Yan. Sige, enroll na kayo. Habol pa. May batch 6 ngayong September 6. Tawagan nyo lang or lloydluna.com. Ayan. Okay. I-ano nyo po. I-search nyo po. Okay. Or i-ano nyo po dito sa Elizalde Broadcasting. Kaya mabuhay po kayo, Sergeant Lloyd Luna, and then yung mga kaklasiko po sa CPS at yung mga nakaraang graduate. Congratulations. Isama ko na rin sa kikinig po ngayon sina yung mga pamangkin ko, si Aileen at si Michelle Gamez. Mm-hmm. At gusto ko rin batiin yung aming panganay, si Kuya Ben. Mm. Birthday niya kahapon. Oh, happy birthday po. Yeah. Happy birthday po, Kuya Ben. Okay? At syempre po, yung mga... Yung pamangkin mo, di ba? Sabi mo. Mag-program. May bata silang napakagaling. Aba, welcome. Si Yuri. Ayan, i-invite natin doon. Maraming mabibigahan at matututo. Napaka talino at bibong bata. Ay, gusto ko lang magpanawagan sa atin. Sige. Taga-subaybay. Minamahal naming mga taga-subaybay. Kung kayo po ay may mga talent, don't hesitate to come with us to go to our office dito po sa TM Calaw, 636 TM Calaw Avenue,
sa room 605 Trinity Building. Opo, welcome po tayong lahat. Willing kayong suportahan at i-train, hubugin ang iyong kakayahan ni Tita Mel. Okay po. At your service itong taong ito, katulad ko, Sagittarian din siya. Kaya ang puso niya para paglilingkod. Sa paglilingkod. Opo. Yan ang mga ano ng mga Sagittarian people, no? Kung tayo ay naniniwala sa ayan, mga... batiin ko rin po ang mga taga Hyla BMG. Ayan, nanonood sila ngayon kasama din si Henry Sakil. Yan, siya yung susundo sa akin. Kasi dadalhin niya ako sa may isa pang meeting. Kaya mabuhay kayo diyan mga taga Hyla BMG. Ano yung BMG, sir? It is Bonifacio Global ba yun? Hindi. Ito ay ano, Boyet Melissa Gomez. Oh, I see. It's not mag-asawa ng pamangking ko. Okay. So, ayan. Ano na ba yung ating status ngayon? Mula sa ating tanong, pandemya, kaya pa ba? Kayang-kaya. Okay. Kahit tulog ako at bagong gising, pag tinanong mo ako ng ganyan, the same answer. Yes, okay. Ngayon po, ang naging problema natin, marami kasi ngayon, tita, hindi naman dati natin dapat pag-usapan, pero sabi nga total ito ay tapatan tayo para sa paglilingkod ng bayan. Kasi marami pong kumu-question. Una, pinag-resign si Secretary Duque. Oo, laman ng pahayag yan. Kumbaga, nandiyan na yan. Binabasa at sinusundan lang natin. Pangalawa, may hinahanap po ang COA na, siyempre, yung dokumento. Budget o dokumento para doon sa mga ginastos, para sa pandemya. Eh, hindi pa nga nasasagot eh. Hindi pa. Tapos, meron pa din po yung usapin na nadamay pa nga yung PhilHealth, di ba? Kasi sabi nila, kahit daw ibang sakit, sige, COVID rin. Oo, para ay, yung kapitbahay namin, anak ng doktor ang kanyang sakit po ay cancer. Alam niyo po, pagdating niyo kinabukasan, abo na. Kasi COVID daw po. Nagulat po yung nanay na doktora. Walang COVID yung bata nagpunta. Biglang nagka-COVID. Biglang nagka-COVID. Yun ang, sabi ng bingot, yun ang mamingat. Okay, so pamanhin po, hindi naman po to kasi ako rin may kapansanan. So, bibigyan po tayo ng good humor para tayo ay magkaroon ng kasiglahan. So, huwag po tayong malungkot, ngumiti tayo. Kasi bahagi ng... Pero sobrang ngiti, baka lumagpas. Baka tumabingi ang mukha. Hindi, baka lumagpas, mapunta tayo dun sa pandaluyong kanan. Ay, tama. Diba? Lahat kailangan bawa na sobra. Yeah, everything yan. Should be in moderation. Okay. So, mabalik tayo, tita, doon. Okay. Yung usapin na hinahanap yung pondo, kasi nga, it happens, sabi doon sa mga pag-aaral, na yung face shield ay masyadong mataas. Mahal eh. Oo. Yung mga ginagamit sa ospital, yung face mask ay ginagamit din sa ospital ay mataas. Okay? Parang times 3 or times 4. Hindi nga times 4 and even 100%. Yung parang computer na matawag doon na ginagamit, ang sabi doon sa isang nabasa ko ay 62,000 ang halaga yata ay doon sa quotation naging 320. So, naging times 4. Talaga namang questionable. Oo. Yun po ang problema, ano, dahil sabi bakit ko nga. Bakit hanggang ngayon, Kal Jerry, wala pa silang nailalatag na mga papeles na masasagot ng derechahan ang mga nakita ng COA? Yan. Ano po ang iniintay ng ating... Naghihintay ang bayan. Oo, ang bayan. Okay, so mga... Hanggang kailan po yan? May deadline po ba yan? Oo, mga lingkod ng bayan, tayo po ay may responsibilidad sa ating mamamayan na isulit. Tayo po ay pinagkatiwalaan ng diyan para isulit sa ating bayan. Okay? Hindi po tayo nandyan para lang kung anuman, okay? Pero responsibilidad natin, bahagi ng ating paglilingkod ay gampanan natin ng makatotohanan ng sabi nga 100%. Ngayon, kung hindi natin kaya, iisa lang po ang dahilan. Umalis tayo dyan. At saka ito po, dadagdag ko pa sa sinabi ni Kal Jerry. Alam niyo po, pag tayo ay binigyan ng pagkakataon ng itaas ng Diyos na mamuno sa isang bayan, bibihira po ang taong ganyan. Diba, sir? Ano man mang ginawa ninyong pamamaran para kayo maupo dyan, binigyan na rin kayo ng pagkakataon siguro para ika nga, subukan naman kung ano talaga ang nasa damdamin nyo at yung inyong motibo para kayo ay tumakbo o bupo dyan. Ngayon nandyan na kayo, please naman.
pagbutihin natin. Yan. Ibigay natin yung 100%. Oho. True and malinis. Yes. Oho. Dahil alam nyo po, hindi lahat ay na pagbibigyan ng pagkakataon. Yun na nga eh. Okay? So, kayo yung itinalaga dyan. So, ibigay natin yung best natin para naman maramdaman ng taong bayan na mayroong gobyernong nagpapahalaga sa kanila. Na nagmamahal. Nagmamalasakit. Hindi lamang sa salita, manapay higit sa gawa. Yan, wag ho puro salita tayo. Mm-hmm. Eh, Tita Mel, pangatlong tanong ito para manalo sila ng yung gusto ko sumagot. Pakita mo. Okay. Yung isang vaccine na ginagamit ay inaprubahan kamakailan lang ng hindi ko alam kung FDA o basta ng isang ahensya na pwede daw kahit isang lang shot. Ay basta ako nabakunahan ako. Oo. So pakisagot po kung ano yung pangalan ng vaccine na yon. Pwedeng isang shot, ha? Oo. Okay. Parang American company yung nag-produce nun, eh. Okay. Marami po tayong pagpipilian pagka American company. Mm-hmm. Okay. Actually po, yung pandemic, kasi ako po ay isa sa nakaranas na magkaroon ng COVID before, last year. And may mga pamamaraan naman pwedeng agapan agad kasi nasa sa inyo naman yan kung kayo ay maingat. Matapang. Matapang at mapamaraan. Yun. Okay. Tama. Yung kunting sintomas pala, hindi agad takbo sa ospital. Kaya napupuno yung ospital eh. Alam bakit? Kasi, Tita Mel, ito, hindi alam ito ng iba. Bakit ganun ang nagiging attitude ng mga Pilipino sa ngayon? Na ano? Tanungin mo ako. Na ano? Na bakit kailangan dalhin agad sa ospital? Eh, masyadong, bakit nga ganun? Ayan. Dahil, una, nasa kultura ng Pilipino na ayaw masisi ng kamag-anak, ng kapamilyan. Hindi mo kasi dinalagad sa ospital. Ayan. Eh, kung ako naman, may payayamanin ko yung ospital. Kami, tatlong pamilya kami sa pamilya nagka-COVID. Nakaligtas kami, pero hindi kami nagpunta ng ospital. Una, panalangin. Pangalawa, sinunod namin ay siyempre, mga pamamaraan, inom ng mainit na tubig, maligang ka, may asin, may luya. Luya is the best. Okay. And then yung steam. Yan. Disinfect. Okay? Bakit tayo gumaling? Oo. So, sabihin, kung ano yung mga pupwede natin gawin. Na remedyo. Oo. Kahit suob. And then, vitamina, tamang pagkain. Mm-mm. Kasi, pagdating mo sa ospital, lalo kang mag-worry. Sigurado. Kasi, ang dami yung babayaran mo. At saka yung pupuntahan mo doon, iba-ibang sakit. Oo nga eh. Eh, imagine mo, padala ko sa ospital, mamaya mo eh. May nakita akong tinutulak ng karwahe doon, ng katakip. Wow. Pwede lalo akong lalong bababa yung moral ko at saka yung aking energy. Eh, ako pa naman, amoy pa lang ng hospital, nahihilo na ako. Dahil na-operahan ako tatlong beses eh. Ay, ganun ba? Oo, tatlong beses na-operahan. Okay, sa kamay. Tapos tatlong beses ito pinutol eh. Oo. So, kaya kailangan po iba yung pag-iingat and then importante yung panalangin at pag-iingat. Siyempre, doon daw tayo umaasa sa ating kakamping hindi nakikita. Yes, okay. So, marami pa tayong dapat pag-usapan pero tapos na yung ating oras. Siguro may pangalawang part tayo. Okay. Gusto lang din namin pasalamatan. Aanyayaan nyo sila. Okay, una, siyempre, imbitahan kayo sa mga susunod namin ng segment. Three times a week na po itong every ating, TTHS. TTHS. Abangan nyo, 12:30. And Saturday. Ang tambalang ating gapo. Ayan. So, ano sabihin ng gapo? Mga magagandang Pilipina. Yes, at mga poging Pilipino. Proklama ninyong lahat yan. Sir, tandaan nyo ha, walang pangit na tao. Yes, puro lahat tayo ay gwapo. Nasa tumitingin lang nyo. Kung hindi man sa figura natin, meron tayong puging damdamin, puso, o magandang gandang katangian. Yes. So, hindi lang yun. Sabi nga eh, pag pinagpala ka ba, kailangan lang pera, kotse, or what? Hindi. Saka ganda. So, pwede rin ligtas ka araw-araw. Yes. Diba? Nakakamiti ka araw-araw. Maligaya. So, hindi lang lahat sa pera. So, hanggang dito na lang po, mga minamahal naming mabubuting Pilipino. Tandaan po natin, mag-ingat kayo at ang sinasabi ni Tita Mel, mahal. Alam niyo po, mahal magkasakit. Ha? Aha. Pero kahit ano pa man po ang mangyari, huwag po kayong bibitiw sa ating yung ating pong kakamping hindi nakikita. Aha.
Okay. Dyan, dahil siya ang maglulupit mm-hmm. dyan sa ating kaaway na di okay. nakikita, walang iba kundi ang COVID-19. Yes. Dahil sa muli, so, mga ginigilin namin kayo. Subaybay. Mabubuting Pilipino. Okay. Salamat po. Bye-bye. Bye-bye.